Burnout na naman! So hi guys, ito na po yung part 3 ng building a battery bank from scratch. So ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano po to magagamit sa mga basic appliances kung for example nag-run out like electric pan, TV, saka sama na rin natin yung LED na mga bumbilya. So sa ngayon ito lowbat, i-try ko po siya i-charge muna bago natin i-test. So bago po ang lahat guys, thank you po sa mga nag-subscribe, saka sa mga hindi pa po nagsasubscribe, paki-subscribe na lang po to help our channel grow. Thank you po sa suporta. At saka guys, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 nito, saka yung part 2, ilalagay ko dito sa baba yung link. A few inches later. So ayan guys, bagong charge yung battery natin, 98%. So ginamit kong charger ito, kasi wala pa akong solar charge controller at saka wala pa rin akong solar panel. So ito muna yung ginamit ko specific for Life PPO4 batteries. So ayan, test na natin to guys. Meron ako dito guys, temporary setup lang to. So gagamitin ko to para matest yung capacity ng battery natin gamit ang mga simple appliances like electric fans, TV, tsaka dagdagan na rin natin ng mga LED bulb. So sisimulate natin na kunyari nag-run out. So ito yung inverter, 500 watts, circuit breakers, tapos ito yung PZEM20, ito yung PZEM15. So ito yung gagamitin natin na appliances guys. Itong electric fan na to, may 90 watts. Pati rin ito, isasaksak din natin to. So, dalawang ventilador. Ito, maliit-liit lang yung watts nito kasi maliit lang siya to na electric fan. So, maliit na ventilador na to, rated 50 watts. So, kung run out, for example, tapos gusto mong manood ng TV, isasabay na rin natin tong LED TV na may rated watts na 60 watts. Sabi ko nga kanina, kunyari brand out, gagamitin natin yung DIY power, I mean yung DIY battery bank natin. So gagamit tayo ng tatlong ilaw. Ito, isa sa CR, isa sa kwarto, isa sa sala. So bawat bumbilya 6 watts. Yan, 6 watts. Ito rin 6 watts. So ayan guys, ready na yung setup natin. Dito nakasaksak yung TV. Yan. Tapos dito naman yung nakasaksak yung dalawang ventilador. Yan, ito. At yung nasa taas. Tapos dito naman nakasaksak yung tatlong ilaw. So temporary setup lang to guys, huwag nyo itong gagayahin, para lang ginawa ko lang to para matest natin yung capacity ng battery natin using yung mga basic appliances. Okay, so simulan na natin. So una kong i-on yung ilaw. Ayan, sobrang liwanag. Ngayon naman yung maliit na ventilador. Ayan. At itong 90 watts na ventilador. Ngayon naman yung TV. So for example, run out, tapos gusto nyo manood ng news, anong nangyayari sa buong mundo, i-on nyo lang to. Ayan, gumagana lahat. Teka guys, hindi pala yan sponsored na ano, channel. Try natin yung ibang channel. So as of the moment, ito na yung status ng
battery natin. So from 14.4, bigla siyang bumagsak ng 13.1. Tapos may 12 amps. And then for 3 minutes, ito yung running time natin. So yung ito yung PZM20 na nakakonect sa inverter. So currently, umuhugot yung mga appliances natin ng 147 watts. Tapos ito naman, yung PZM15, ito yung nakakonect sa battery papunta sa inverter. So dito natin malalaman yung ilan amps yung kinukuha ng mga appliances natin. Ito, 12.3 amps. Tapos dito naman natin makikita yung capacity ng battery natin. Currently, may 500 mAh. Tapos 13.0. So, hayaan muna natin ito ng ganito, guys. I-check natin mamaya-maya. And guys, tapos na po yung test natin. It's been 5 hours and 14 minutes. Nakahugot tayo ng 62.1 amp hour. Not bad. So, i-off na natin to. I-off na rin natin itong naka number 3 na electric pan. I-off na rin natin itong isa. So, makikita nyo naka number 3 rin siya. So lahat ng electric fan naka maximum power. So for 5 hours and 14 minutes nakakonsumo tayo ng 2.88 kilowatt hour. So yun lang guys, as expected po yung result ng test natin. Take 2. So yun lang guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe and like my videos. Salamat po sa suporta. Ah.